Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po ulit tayo mga kababayan, no? Nandito pa rin tayo sa kotse kasi wala pa tayo dun sa ating tahanan. Nasa vacation pa rin tayo. Today is April 3rd, morning po dito sa kung nasaan ako. Nandito po ako sa Northern California. No, nakakuha tayo ng mga papetiks-petiks ng mga minuto para makapagbigay ng opinion at reaction. Ang dami po, no? Yung una natin, yung kay Kibuloy. Naglabas na ng arrest warrant ang Davao Regional Trial Court Branch 12, no? Yung kanyang kaso sa yung mga bata, no? Sexual abuse. Buti nga sa kanya. Oo nga pala, no? Ihabol natin. Kinasuhan din siya, nirekomenda rin siya ng the same court ng human trafficking aside doon sa Pasig Regional Trial Court. Yari siya. Wala talagang bail yun. Kaya hindi siya makita eh. Bailable eh. Takot pala siyang pumasok sa oblo. Yabang-yabang magsalita. No? Sige, Kuibuloy, gawin mo na yung mangyari na ang mangyari. Diba? Pero hindi ka namin gagawing bayani. Diba? So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ni Secretary Gibo Chudoro ng National Defense. Yung sinabi rin ni Hontiveros, yung kanyang ginawa ngayon sa Senado. At itong kalokohan ni Harry Roque, no, tatlong personalidad po. So, bago tayo magsimula, shout out po lahat sa atin ng channel members. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video video replay, no? Pasensya na po, hindi po tayo wala po tayo sa regular time slot natin, no? Wala po tayong premiere kundi upload lang. At salamat din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings sa mga kasamahan natin dyan sa ating video premiere, the likes of Marie Chris Hernandez, laging number one sa comment section. From North Carolina po siya, si Elora Liz, si Ai Chang, Priscilla Acepcion, Maritel T, Mighty Baisa, si Mami B, na alam ko na balik Pilipinas na po, si Rebecca Lagmay, Twila Rilped, sino pa ba? Marami ako nakakalimutan mga kababayan, si RN2Sense, no, si Red, si Danny Reynado, nandiyan po sila, no, sila po yung mga masugid na sumusubaybay sa atin. Si Ate Carclea na ano ko nag-birthday. Pang ilang birthday na ba niya na 18 'yan? Pangatlo na yata. Naku, magagalit na naman yung pag napanood niya ito. Anong pangatlong 18? Ginawa mo naman akong sobrang bata. Ay, ganun ba? O, yun lang po, no? Sa ito na po, kuha po tayo ng article dito sa Politico. Biro nyo, oh, hawak-hawak ko laptop ko, oh. Ayan, oh. Dito po, oh. Ay, hindi nyo yung makita. Ito, oh, laptop ko, oh. Dala-dala. Talagang ayaw mapomo yung fear of missing out. Ganun po talaga, eh. Parang, pag di tayo makapagbigay ng opinion at reaction sa isang araw, mukhang nangangati yung dila natin. O ito po, diversion lang ang gentleman's agreement. Gibo Chudoro insists China is main threat to West Philippine Sea. O yan. Kumbaga, ang sinasabi po ni Secretary, o, Gibo Chudoro for 2028 president. Tanggalin nyo yung mga ano dyan, survey. May survey daw na naunahan na ni Rapi Tulpo si Sara. Walang kwenta yan. Walang statement sa West Philippine Sea. Wala yan. Wala. Hindi nila alam pa paano didepensahan ang bansang Pilipinas mula sa China or any threat. Wala. Gibo Chudoro lang para sa Presidente 2028. Kampanya na natin. Other candidates. Wala. Except for Ninong Martin. Kung sakasakali lang. Diba? Kasi po, merong post, pong post, basahin na lang natin yung post ni Secretary Gibo sa kanyang Instagram. O, ito po, to our fellow Filipinos, while we realize that accountability is important in the issue of on whether or not a so-called gentleman's agreement was forged with China regarding the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal, we Filipinos must not lose sight on the fact that the main threat to our rights in the West Philippine Sea is the Chinese government's illegal activities. Let us not fall into the trap by Chinese propaganda of
refocusing the debate on so-called promise while deflecting attention away from Chinese government, thereby preying and allowing them to continue with their illegal activities in our exclusive economic zone. Correct, agree po ako. Dinideflect lang nila yan. Dinideflect nila. Kumbaga, ilayo nyo ang attention nila. Ilayo nyo. Kumbaga, sasabihin natin ito, tapos gagatungan ng mga propagandist nila tulad ni Harry Roque. Ito ang kalkalin nyo. Ito ang ibato nyo ng ibato sa kaisipan ng mga Pilipino. Ngayon, pag nandun ang ating focus, tuloy naman sila sa kagaguhan nila sa pagtatayo, pagre-reclaim, pagwasak ng ating economics exclusive zone sa West Philippine Sea. Ganun po yan. Deflection of the issue. Ginagatungan lalong-lalo na ni Harry Talakitok Roque. Kaya tama po, ang galing ng ni advice ni Secretary Chodoro, no? Kaya wag tayong papaloko diyan sa gentleman's agreement. Mamaya, no? Bahala na sila kung anong gagawin nila diyan sa gentleman's agreement, pero tayong mga mamayang Pilipino, we have to be vigilant, no? Tayo po ng tayo ng military base ang China diyan sa ating West Philippine Sea. Ang masakit sa ang kinukuwang lupa. Saan kinukuwang lupa? Ha? Diyan po sa sarili nating bayan. Double murder po ang ginagawa nila. Sobra-sobra po. Pero inyo, mga low tide elevation lang eh. Pag high tide, wala na yung lupa. Hindi makasustain ng life yun. Pero ang ginagawa ng China, hinuhukay, dinidredge, tapos kukuha ng lupa, itatabon doon sa sarili nating bayan. Particularly, sa bayan ng Zambales, sa aming pong bayan ng Zambales, dyan sa norte. Yung mga LGUs dyan, mga sellout din. Diba? Hindi na nyo. Ano na nangyari dyan sa dredging dyan sa San Felipe? Nawala. Dahil sa usapin ng gentleman's agreement. Hindi makapag-senate hearing si Jinggoy. Inaantay pa daw na magbukas muli. Pwede naman. If there's a will, there's a way, Senator Jinggoy. Senator Villar. Kung kaya nyo, kung gusto nyo, gagawin ninyo. Hindi yung pinapatumpik-tumpik nyo, aantay nyo pang bumalik kayo sa session, sa plenary, sa April 29 pa. Mali naman yun. This is an urgent matter. Ninanakawan na tayo ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Tapos inanakawan pa tayo ng lupa natin sa mismong mainland natin. Tinatambak doon, tapos sasabila kanila. Anong ginagawa sa atin? Binababoy. Kaya tama po. Nakakagalit. Yung sinasabi ni Secretary Gibo, inilalayo nila tayo sa totoong issue. Ano yun? Ha? Ang patuloy nilang illegal, ang patuloy na illegal activities dyan sa ating exclusive economic zone. Ano yung illegal activities? Yung pagtatambak ng mga lupa, ha? Pagsira ng mga coral reefs, pag nanakaw ng likas na yaman. Diba? Illegal sila dyan eh. Wala po silang karapatan dyan. Hindi po yan sinabi sa 2016 arbitral ruling. O baka sinasabi nilang kanila. Wala naman binanggit doon. Wala silang territorial rights. Wala silang jurisdiction. Tayo po ang inuna. Tayo ang nanalo. Binasura ang kanilang 9-dash line. O, tapos sasabi nila kanila daw yun. Wala nga eh. Diba? Tapos yung mga propagandist nila, no? Aside from Harry Roque, meron pa pong iba na sinasabi. Kanila daw yun. Gago. Mga Pilipino pa, no? Mga siraulo. Kaya tama to. Huwag tayong pabuyo sa gentleman's agreement ni Roque sa kayong Chinese official na yun. Sa alina na yun. Ha? Tama po to. Tulungan natin ang ating gobyerno. Napansinin to. I-call out natin sila lahat ng illegal activities nila dyan. Kakahiya. May mga Pilipino pa na kumakampi sa kanila. The likes of Roque. Oh, di ba? Gago to si Roque. No? Ano pa sabi ni Roque? Alis na tayo kay Secretary Gibo. Basta tandaan lang natin. Ha? Tandaan natin. Huwag tayong paguguyo sa naratiba, sa disinformation ng mga Chekwa. Gentleman's agreement, bahala na ang ating kongreso dyan. No? Kasi may gagawin po dyan. Darating tayo dyan. Isingit natin tong si Talakitok Roque. Akala mo naman kung sino tong Harry Roque na ito? Akala mo siya ang defense secretary? Akala mo senador siya? Akala mo congressman siya? Eh, ano sino ba siya? Ha? Spokesperson ng China. Ha?
ex-spokesperson ni Duterte, na kung saan sinira niya na ang kredibilidad ni Duterte. Ano pa? Si Panelo nga, kinokontra na siya. Si Panelo, kinokontra siya. Anong sabi ni Panelo sa kanya? Ha? Ito pong quote card ng Impact Leadership dito. Teka lang, hanapin ko lang po mga kababayan. Kasi sobrang bagal eh, ng aking computer. Ha? Ako, sobrang bagal mga kababayan. Wala ko internet. Ako, di ba? Ang sabi ni Panelo, para lang daw kay Roque. Parang selfish lang yan. Gusto lang siyang magpapansin. Di ba? Roque, sabihin mo nga, nandung ka ba mismo? Nandoong ka? Nung nag-uusap ng gentleman's agreement si Prime Minister Dibaal at tuta ng China na si Duterte at yung master niyang si Xi Jinping. Oh. Ito po sabi ni Panelo, kung sino man nagkakalat na may gentleman's agreement, iyon po'y nagsisinungaling. Baka gusto lang nun mapublish sa mapublisidad sa sarili niya. Oh, yan. Roque. Oh, si Panelo na naman. Yung nagsabi sa yung hindi ka naman pala nakausap ng Presidente Duterte ninyo. Ngayon naman, anong sabi niya? Nagsisinungaling. Uy, sinungaling ka! Talaga, Roque. Alata, Roque. Sinungaling ka. Yung sabi ni Panelo, ebidensya mga kababayan, ano? Tapos, gusto mo lang magkaroon ng publicity. Ibig sabihin, self-interest, nandamay pa ng iba, sinira ang credibility ni Digong. Nako, mga Duterte. O ikaw diyang baste, anong masasabi mo kay Roque? Baka, pwede ba? Tigil-tigilan mo ng kasinungalingan mo? O di ba? Tignan nyo po sa Impact Leadership, ang daming quote card dyan. Nako, yari ka Roque. Tapos may sinasabi pa si Gago. Huh? Ditong talakitok na ito. Anong sabi sa politiko? Para walang gulo, Roque wants BRP Sierra Madre decommission to gain China's favor. Gago! Pag sinabi niyong i-decommission, tanggalin niyo na sa serbisyo. Ha? Kasi itong BRP Sierra Madre, na-commission po yan as battleship, as gerang pangdigma. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya para sa ating bansa. Hindi pa po siya nire-retire. Yun po ang ibig sabihin ng decommission. I-out of service nyo na, i-retire nyo na. Parang tao, ang retiring age is 65 dito. Oh, big sabihin, wala na, mag-happy-happy ka na. Ha? Eh kaso gusto ni Roque, i-decommission daw, para daw walang gulo. What? Ha? Tingnan yung kaguguhan niya, para daw walang gulo. Sino bang nanggugulo, Roque? Sinong nanggugulo? Ha? Kapal na mukha mo. Talagang ano, traidor. Traidor ka, Roque, traidor ka. I-decommission? Anong gusto niya? Para daw gawin na lang daw Coast Guard? Ipasok sa Coast Guard? Gago ka? Hinayupak ka pala eh. Tapos sabi niya pa oh, make it into a Coast Guard vessel so that it will not be a militarized vessel. Therefore, if we decommission it, then perhaps pa. Walang yung valid na ano, yung bang ano ba yung ibig sabihin, ano ba yung sabihin ko, yung parang yung perhaps maybe. Wala pang sinceridad. Perhaps equates maybe lang, maybe ha, maybe yes, maybe no. Perhaps China will allow it to be repaired. Gago, Roque. Ang layunin ng China dyan, i-decommission mo man yan, ang layunin ng China dyan is for the BRP Sierra Madre na mabulok, bumagsak sa dagat at aagawin na nila ang ayungin. Magtatayo sila ng istruktura dyan, gunggong. May suhisyon ka pa? Baliktad ka pa rin, mali ka pa rin. Talaga itong traidor na ito. Gago, talakitok. Masyado kang talakitok. Ha? O ngayon, alis tayo dyan kay Roque. Pasensya na ha, mga kababayan. High blood tayo kahit na dito. Kainom ko lang ng kape. Magagalit na naman ito si ano, si Aichang. High blood ka na naman dyan kuya, nasabihin niya. Si Laura, minum ka na ba ng pills mo? O ito, sabi ko sa inyo eh, darating tayo dyan eh, sa ganyang gentleman's agreement.
bayaan nyo na sa Kongreso. Eto na po. Eto na. Politiko ulit. Ano sabi? Ha? Tresunus. Ha? Trisun. Hontiveros seeks Senate probe on Duterte China's gentleman's agreement on West Philippine Sea. Oh. Yung sinasabi nila, sabi daw ni Roque, yung daw treason na kaso is pag may gera lang. Eh, tingnan nyo na lang kung anong definition ng treason. Diba? Bakit may kaso lang, ha? Ay, bakit may kaso lang? Bakit tuwing gera lang? Sorry naman po. No? Na ano tayo eh. Na sa sobrang high blood natin, nabibrain part tayo. No? Hindi lang, sa aking opinion, hindi lang pang gera eh. Diba? Treason, oh. The crime of betraying one's country. Especially by attempting to kill the sovereign or overthrow the government. O, treason. Ayun ang ibig sabihin. Hindi naman sinabi dito, during war lang. Wala po. O, ayun ang sabi ni Google. O, ang pinagsasabi mo, Roque. O, ano sabi ni Hontiveros? Treasonous. Hontiveros 6 Senate probe on Duterte China's gentleman's agreement on West Philippine Sea. Kaboom! Eto na! Eto na! Naglabas na po ng Senate Resolution si Hontiveros. Senate Resolution 982. Ah? Ito, iimbestigaan niya mga kababayan. Kung si Villanueva nag-file ng Senate Resolution para kondenahin yung action ng Coast Guard ng China nung sarori natin, no, yung kung saan nasira yung Unay sa May 4 at tatlo o apat na sailors natin ang nasugatan. Ito naman si Hontiveros, iimbestigaan na. Dahil sa kagaguhan ni Roque. Pero anong sabi ni Roque? Sisipot daw siya dyan. Kung sakaling patawag siya ni Hontiveros, maganda yan. Hontiveros versus Roque. Sino ang magwawagi? At tanong lang dyan kay Roque, nandun ka ba, Attorney Harry Talakitok Roque, nung nag-gentleman's agreement yung dalawang leader ng bansa? Baka sabihin ni Roque, wala po. O paano mo nanabing meron silang gentleman's agreement? Ano nilalaman nung gentleman's agreement? Hindi ko po alam. Gago ka. Hinayubak ka. Ito po sabi dito sa Senate Resolution na ito. If the agreement is confirmed to be true, it will be tantamount to a surrender of Philippine sovereignty, in the words of former Philippine Navy Flag Officer in Command Eduardo Santos. An act of treason, correct! Kala mo, Roque, ha? Hindi lang sa gera, gago! May sinight na si Hontiveros. Buti pa si Hontiveros nagre-research. Ito pa, the resolution also stated that the National Security Council itself, through its Assistant Director General Jonathan Malaya, said that it was not aware of such an agreement. Malaya father said that Attorney Harry Roque, who revealed the so-called agreement, should explain the circumstances of the deal and how it was brokered, considering its implication to national security. Kumbuyari ka, na? The senator stressed, it is the government's duty to fortify the BRP Sierra Madre. Correct! Yan po ang ginagawa ng Pangulo natin. Pero si Digong, ano, akala ko talaga, nabudol ako. Ako ang nabudol. Nung ilan din sa mga kasamahan ko, nabudol. Akala ko, nationalista, makabayan, pahalik-halik pa sa flag ng Pilipinas, yung pala. At the back of his head, mga gunggung, mga manalikay nagpaniwala sa akin. Di ba sinabi niya yan? Joke lang daw, mga estupido ang mga Pilipino. So, therefore, hindi niya tayo kinukonsider na kabayan niya. Mga gunggung daw tayong mga Pilipino, estupido. O gago ka ngayon, Duterte. No? Sana, ano ka pa, mabuhay ka pa ng matagal para, ano, yung ano, alam mo na, alam na ninyo. Without it, on ayungin, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we not only lose a crucial strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty. Correct. Kaya ikaw, Roque, ikaw ay isang traidor. Tandaan nyo na yan. Hindi lang ito sa wall of shame. No? Ibasura nyo si Roque.
Wala ka ng political career, Roque. Tandaan ninyo, pag lalaban niya ng national position, like sa Kongreso, senator, congressman, sa mga party list, huwag niyong kunin yan. Ibasura niyo yan. Traidor yan sa bayan, si Roque. Traidor ka, Roque. Traidor! Sell out ka sa China. Todo depensa ka sa mga Chekwa. Ni hindi ka man lang naawa dun sa mga sailors natin. Hindi ka nagbigay ng awa o statement sa ginawa nilang kagaguhan. Bagkus dinidepensa mo pa. Walang iya ka. Tapos dinideflect mo pa ang illegal activities nila dyan sa ating exclusive economic zone sa patuloy na pagsalsal sa gentleman's agreement. O ngayon, may kalalagyan ka sa Senado. Buti na lang si Hontiveros nagre-research, mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? No? Sa sinabi ng ating magaling na Secretary of Defense, Gibocho Doro, buti na lang hindi si Tamilmil. Otherwise, lalong babagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Malamang, baka na-overthrow na siya. Kasi, kakampi sila sa China. Gagamitin nila ang pwersa ng China. Buti na lang, nandiyan pa rin ang ating Diyos na talagang pinoprotektahan ang ating mahal na PBBM. Pinalibutan ng mga magagaling, hindi benta boy sa China. Wala akong pakialam kung kumampi ang Pangulo sa Western Powers. Mas marami tayo kontra sa mga Chekwa. Oh, ganun din, si Roque. Bakit patawag ni Hontiveros? Matutuwa ako dyan. No? Sila-silang mga dilawang mag-away-away. Basta ako, suportado, Marcos lang. Diba? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.